Nagkaroon na naman ng isang malaking issue sa ML community matapos nga na magkainitan si Shinbu at si Doggy, kung saan nagsimula lang naman ang lahat ng ito ng i-real talk ni Team Sang Larong MLBB. Pero kung sino nga ba si Team Sang, ipapaliwanag ko yan sa'yo mamaya ka batang. Pero syempre, alam naman natin na ang ML community ay maraming mga batang sumusuporta. Kaya naman magkakaroon talaga ng hindi pagkakaintindihan sa pangyayaring ito at mauuwi lang ang lahat sa trash token. Pero ang tanong, kailangan ba ng hype ng Dota 2 katulad ng pangangailangan na hype ng LOL noon? Dahil ang iniisip ng ibang mga tao ay ginawa lamang ni Teams ang video na ito para i-hype di umano ang larong Dota 2. Pero teka, baka ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at kabatang dapat ay na-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated. Kaya ohoy, kamusta kabatang? Nandito na naman nga pala si Inspi at dala-dala ang mga bagay na dapat mong malaman. Pero kung hindi ka interesado sa nilalaman ng video, abay malaya kang skip na ito ngayon. Dahil ating pag-uusapan ang mainit-init na pangyayari ngayon sa ML community. At ito nga ang gulo sa pagitan ni Shinbu, Doggy at Teams. Kaya siguraduhin mong napainit mo na ang like button, kaya tara at atin nang simulan. Paano nga ba nagsimula ang usapang ito? Ito lang naman ay nag-umpisa ng habang nagla-live ang isang professional Dota 2 player na si Teams at nagbigay siya ng opinion patungkol sa larong Mobile Legends. Pero bago yan, atin munang alamin kung sino nga ba itong si Teams. Siya lang naman si Timothy Jan Randrop, o mas kilala nga bilang si Teams. Siya ay miyembro ng team na TNC na nagre-representa ng ating bansa pagdating sa larong Dota 2. Sobrang dami na ng achievement ang nagawa ng taong ito, kung saan tinatayang umaabot sa 758,313.75 lang naman kung i-convert mo ito sa peso ay umaabot ng halos 37.9 million ang kanyang kinita sa kanyang mga napanalunang tournament. Pero mabalik tayo sa kanyang pagla-live, dahil sinabi niyang maraming mga Dota 2 players di umano ang nagsialisa na sa Dota 2 at lumipat na sa MLBB. Kasunod dito, sinabi niya rin hindi matatawag na gamer ang taong naglalaro ng MLBB, at maging ang 5 years old at matanda ay kayang-kaya na laruin ito. Kung saan sa ilang mga sinabi niya ay talaga namang real talk lamang ito para sa ML community, kung saan depende na lang sa'yo kung gaano ka masasaktan. Dahil totoo naman na kayang maglaro ng MLBB ang isang 5 years old at isang matanda, at para sa akin hindi ito big deal. Ibang-iba naman kasi ang Dota 2 sa MLBB, at kahit saang anggulo mo tingnan ay talagang anggulo. Paano ko nasabi? Kung talagang nasa maayos kang pag-iisip ay hinding-hindi mo ikukumpara ang PC games sa mobile games, dahil sobrang layo ng mechanics ng Dota 2. At pagdating naman sa sinabi ni Teams na hindi gamer ang mga taong naglalaro ng MLBB, ay sa pagkakaalam ko wala namang qualification para matawag kang gamer na kailangan PC games lang ang nilalaro mo para masabing gamer ka na. Paano naman kung nauna ang MOBA sa mobile kesa sa PC games? Pero ito na nga, dahil sa mga nasabi ni Teams na buhay ang katawang lupa ni Shinbu para mag-name calling na naman, at ang unang niyang tinira ay walang iba kundi si Doggy, kung saan sinabi niya ngang isang vlog naman dyan Doggy about Dota 2, o baka nidrin nila ng hype. Ito ay nasabi ni Shinbu dahil nga sa ginawa ni Doggy nang hinype niya ang LOL community, dahil unti-unti na ngang lumulubog ang LOL dito sa Pinas, kaya naman pinagplanuhan nila ni Royce na paingayin ang paglabas ng alpha test ng Wild Rift. Kung saan dito nga nag-umpisa ang mainit na sagutan ng dalawa at kanya-kanyang gawa ng video. At syempre, pinagkakitaan ng bawat panig ang issue na ito, kaya matatawag na na-hype pa rin ito kahit papaano. Pero sa kaso ni Teams ay tingin ko hindi na kailangan ng hype ng larong ito, dahil mga kabatang, ang larong Dota 2 ay hype na hype sa ibang bansa, at maging dito sa Pinas ay aktibo pa rin ang larong ito. Kung saan ang prize pool nga ng Dota 2 ay umabot na ng halos $30 million, o sa ating pera nga ay nasa 1.5 billion pesos na ito.
Kaya malinaw pa sa sabaw ng pusit na hindi na kailangang i-hype ang larong ito dahil kahit sino ay ma-hype sa ganitong kalaking prize pool. Ang nangyari lang kasi kaya kailangang i-hype ng Wild Rift ay dahil mag-uumpisa ulit ang mga ito, pero sa mobile naman, sila magpapakilala. Ang punto rito ay hindi yata naiintindihan ni Shinbu ang mga nangyari sa pagitan ng Dota 2, Wild Rift at ML. Dahil ang buong akala niya kaya nagkomento si Teams ng ganun patungkol sa MLBB ay gusto lang magpa-hype ng mga ito katulad ng pang-hype sa Wild Rift noong inilabas ang Alpha Test. Pero mapunta na nga tayo sa naging sagutan ni Doggy at Shinbu. Dahil kung hindi nyo nalalaman, nasabi ni Doggy noon na idolo niya itong si Shinbu pagdating sa pag-shoutcast. Pero lang dahil sa mga nasabi nito ay nabago ang kanyang pagkakakilala dito kay Shinbu. Si Doggy at Shinbu ay nagsama na noon dahil silang naman ang isa sa pinakaunang nag-shoutcast ng MLBB dito sa Pinas. Hindi naman sa ipinagtatanggol ko si Doggy dahil mali namang sabihin ni Shinbu na kahit anong mangyari ay olas pa rin itong si Doggy. Dahil sa lahat ng mga players na kanyang binigyan ng pag-asa simula season 1 ng Aether Main hanggang umabot ngayong season 6 ay tuloy-tuloy ang mga kabataang nabibigyan ng pag-asa na makapasok ng pro scene. Dagdag mo pa si Lebron na nanggaling kay Doggy na ipinagpatuloy ang nasimula ni Doggy. Nagbigay rin ng pag-asa sa pangarap ng ilang mga taong gustong pasukin ang pro scene. At idagdag mo pa ang ilang mga charity na kanyang binibigyan o tinutulungan dahil ang pagkapanalo ay hindi lang nababase sa kung anong meron ka kundi sa kung ano ang meron sa iba ng dahil sa'yo. At alam ko, eto na naman tayo. Alam ko sasabihin nyo nagpapalakas ako kay Doggy o bias, pero wala akong pakialam sa lahat ng mga negatibong ikokomento nyo sa akin. Dahil malapit ko nang matapos ang bahay para sa magulang ko at lahat ng yun ay nanggaling sa pinaghirapan ko. Pero nakita naman natin sa isang post itong si Shinbu kung saan sinabi niyang kaya hindi marespeto ni Teams ang ML community dahil sa mga bad habits na pinangunahan ni Doggy. Kung saan dito ay may katotohanan naman ang kanyang mga sinabi. Dahil nga sa paraan ng pang-hype ni Doggy na sisimulan sa pang-trash talk o minsan pa nga ay sumusobra na yung trash talk at may ibang natatapakang mga tao. Si Shinbu ay may hinanakit kay Doggy at inamin niya naman ito sa mismong one-on-one nilang pag-uusap kung saan hindi talaga magkasundo ang dalawang ito dahil nga sa sinabi ni Doggy na patay na ang LOL community dito sa bansa. Pero hindi lang si Doggy ang tinira nitong si Shinbu dahil nag-post pa siya ng feeling ko sagutin na ng mga ML influencers, streamers, si Teams eh. Ito na ang chance para ilabas ang katas ng 1v1 ML Trash Token. Epic pabalat, bigay agad. Kung saan Trash Talk, yan ah. Kung ako yan, Trash Talk ko din yan. Alam naman natin kung sino ang taong tinutukoy ni Shinbu sa post na ito. Ang nagpauso ng 1v1 Trash Talk at kayo na ang bahalang magdetermina kung tama ba ang naisip ko kung sino siya. Pero, hayaan mo kong sabihin sa'yo na halos kalahati ng kinikita ng taong yan o ng taong tinutukoy mo ay napupunta sa kanyang mga tinutulungan. Pero ito na nga, ipapanood ko sa inyo ang napag-usapan ni Doggy at Shinbu ng 1v1 kung saan pinag-usapan nila ang lahat ng mga hinanakit nila sa isa't isa. Pandemic, tol! Pandemic! Anong gagawin ng tao, tol? Gaming goes beyond streaming. Gaming goes beyond viewership, tol. Magandang laro ang LOL. Umamin ka, tol. Alam ko magandang laro ang LOL, tol! Min, minsan, ito, real talk, Ashin. Minsan, tol, ako sabihin ko sa iyo, nagkakamali ako. And sinasabi ko 'yan sa mga tao, tol, sorry nagkakamali ako. Pero dito, tol, dito where argument, nag-argument tayo, tol. Walang katapusan 'to, tol. Dito matatapos 'to. Ito. One time, you know what, tol? Ganto na lang. Bumisit ako dito, mag-argument tayo. May hawak tayong Sunny Light. Kung pwede na mag-inom, hindi man pwede, tubig. Ah, di ba? Dogs, pasensya na dun sa tag. I-delete ko na lang yon. Urong bayag, hindi naman ako nagbabasa ng comments, so wala naman talaga akong pakisasabihin ng mga tao. At sa huli ay talagang parehong may ipinaglalaban ng dalawa at natapos ang usapan ng hindi nagkasundo sa isang bagay. Ang pananaw ko rito ay matuto tayong irespeto kung ano man ang opinion na meron ng iba at hindi natin kailangan pang mag-name calling ng iba dahil mas lalo lang lalala ang sitwasyon sa issue na ito. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mainit-init na pangyayari naman sa ML community.
Hanggang sa muli. Ito nga pala ulit ang inyong Batanggenyong Gamer na si Inspi na nagsasabing, may paniniwala ang iba na salungat sa paniniwala mo. Ang kailangan mo lang gawin ay irespeto ang kanila at ganun rin ang gagawin nila sa'yo. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Ah!